Idinetalya na ng Administrasyong Aquino ang bagong pulisiya nito tungkol sa pagmimina sa Pilipinas. Layon daw ng Executive Order 79 na taasan ang kita ng gobyerno mula sa pagmimina. Sa kabila naman ng mga naitatalang trahedya sa small-scale mining, hindi ito tuluyang ipinagbawal sa bagong kautusan. Ang ilang grupo, kabilang na ang mga obispo, tutol sa bagong pulisiya. Live mula sa Quezon City, my report, si Mariz Umali. Mariz? Jessica, matapos nga ang mahabang panahon ay pinirmahan na ni Pangulong Noynoy Aquino ang kontrobersyal na executive order para sa industriya ng pagmimina. At gaya nga ng sinabi mo, tutol dito ang simbahang Katoliko. Nitong Enero lang, isang malagim na trahedya ang sinapit ng mga taga-barangay Napnapan sa Pantukan, Compostela Valley. Natabunan ng lupa ang kanilang mga bahay at 42 ang namatay. Ayon sa MGB, ang malawakang operasyon ng small-scale miners ang dahilan ng naturang pagguho. Isa lang ito sa mga naging trahedya na malapit sa mga minahan. At ngayon formal nang nilagdaan ni Pangulong Aquino ang Executive Order 79 na layong ilatag ang pulisiya at alituntunin ng administrasyon tungkol sa pagmimina. Sa kautusang ito, sasailalim na sa public bidding ang lahat ng mga minahan. Dati kasi tila first come first serve ang pagbigay ng mining rights sa mga kumpanya. Pagaman madalas pinagmumula ng trahedya ang small-scale mining, hindi ito pinagbabawalan sa EO. Pwede pa rin magsagawa ng operasyon ng small-scale miners pero dun lang sa mga tinatawag na minahang bayan. Bukod dito, mariing ipinagbabawal ang paggamit ng mercury. Ayon kay DENR Secretary Ramon Pahe, layon daw ng EO na taasan pa ang kita ng gobyerno mula sa pagmimina habang pinalalakas ang proteksyon sa mga kapaligiran. Mainam rin daw ito upang magkaroon ng ANIAE consistency sa national at lokal na batas pagdating sa pagmimina. With this, the local ordinances cannot be against national policies. But if there are already issued local ordinances like the one in South Cotabato, our take on that is that it remains valid because there is a process in invalidating it. It remains valid until it is invalidated by competent authorities or through the courts. Ang simbahan, tutol, sa bagong EO ng Pangulo, wala raw kasi itong pinagkaiba sa tinututulan nilang Mining Act of 1995. The EO, it is just a rehash of the Mining Act of 1995 or Republic Act 7942, which we, the bishops and many other sectors, have opposed in favor of foreigners, multinational corporations to facilitate their entry into the Philippines to extract minerals at all as much as they want to the disadvantage of the Filipino people, to our country, and even to the destruction of our environment. Paglilino ni Bishop Bastes, hindi sila tutol sa pagmimina. Kaya't may alternatibo silang solusyon kung paano nila mapapangalagaan ang kalikasan, mapapangasiwaan ang yamang mineral ng ating bansa, at may tataguyod ang karapatan ng mga indigenous peoples. Tinawag nila itong Alternative Minerals Management Bill o AMMB. At nitong linggo lang, habang isinasagawa ang 105 CBCP Plenary Assembly sa Popayo Center sa Maynila, 72 sa 78 miyembro ng CBCP ang pumirma sa signature campaign para suportahan ang AMMB. Whatever gains the mining companies have cannot offset the great cost, the loss of the Filipino people. None. It cannot. As I say, the GDP, they contribute only 1%, or they say even 4%. What is 4% to the GDP? And then what do they leave us? Destruction of our environment. And not only environment, the health of our people. Until now, the motive is profit. And not even seeing what is needed for us. So, it is a kind of rape of our natural treasure. Jessica, 2002 pa unang inilabas yung konsepto ng AMMB at marami na rin itong iba't ibang bersyon na pinagsama-sama sa isang panukalang batas na tinatalakay ngayon sa Kamara at sa Kongreso. Mayroon na rin itong bersyon sa Senado. Sa kasalukuyan ay may 41 ng kongresista at isang senador ang pumirma para suportahan itong AMMB at umaasa rin ng mga obispo na magkakaroon sila ng dialogo kay Pangulong Aquino para sa isyong ito. Jessica? Okay, Maris, dun ba sa provision
response ng EO on the protection of the environment compared to yung mga draft ng EO na yan? Mas stricto ba itong bago? Well, Jessica, kung tutusin, mas stricto siya kasi una nga ay hindi muna papayagan ngayon yung pagkakaroon nga ng mga bagong agreements o kasunduan tungkol sa pagmimina hanggat walang legislation na ilalabas ang Kongreso. Pangalawa, meron munang public bidding. Kung dati first come first serve, ngayon public bidding. Tapos mahigpit din yung pagbabawal dun sa paggamit ng mercury. At sinabi rin dito sa naturang executive order na ito na pwede yung small scale mining pero sa mga minahang bayan. Dati kasi wala yung ganung klaseng provision, Jessica. Okay, pero yung mercury kahit bawal yan, dapat may alternative, di ba? Dahil ngayon, yan lang ang ginagamit ng mga small scale miner in many parts of our country. There has to be an alternative na ibigay sa kanila. Yes, Jessica. Okay, may mga non-renewable resources naman na sinasabi na pwedeng gamitin. Pero ito yung magiging pag-uusapan pa at siguro ito rin ang magiging tatalakayin dun sa yung sa Congress, yung sa congressional na legislation nga na ilalabas kung sakasakaling magkaroon na nito, Jessica. Okay, maraming salamat, Mariz Umali.